No Limit ang Hire. Ang No Limit ang Hire ay ang kauna-unahang nobelang isinulat ni Rizal. Bago natapos ang taong 1884, sinimulan niya itong sulatin sa Madrid at doon natapos ang kalahati ng nobela. Ipinagpatuloy niya ang pagsulat nito sa Paris noong 1885 at natapos ang kalahati ng natitirang kalahati. Sa wakas, natapos niyang sulatin ang huling ika-apat na bahagi ng nobela sa Alemanya noong February 21, 1887. Ngunit wala siyang sapat na halaga upang ito'y maipalimbag. Mabuti na lamang at dumating si Dr. Maximo Viola na nagperam sa kanya ng salapi. Kaya noong March 29, 1887 ay naipalimbag ang unang 2,000 copies ng nobela. Ang pamagat na No Limit ang Hire ay isang parirang Latin na ang kalugan ay wag mo akong salingin. Ayon sa kanyang liyam kay Felix Resurrection Hidalgo, ang paralang ito ay kinuha niya sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang nobela ayon kay Rizal ay tungkol sa mga bagay na hanggang sa kasulukuyan ay walang sinumang makapangahas na bubanggit, walang makasalang sapagkat napakasalan. Pinangasan kong gawin ang di mapangasang gawin ng iba. Sinikap kong sagutin ang mga panirang sa loob ng mga dantaon ay iniukol sa amin at sa aming bayan. Inilarawan ko ang kalagayan ng lipunan, ang pamumuhay, ang aming paniniwala, mga pag-asa, mga hangarin, mga karaingan, mga pagdadalamhati. Ang mga bagay na aking isinilaysay ay pawang katotohanan at tunay na nangyari. Ang mga iyon ay maaari kong patunayan. Sa liyam ni Rizal kay Blumentritt ay isinaad nito ang ganito tungkol sa kanyang nobela. Ito ang unang aklat sa buhay ng mga Tagalog na walang kinikilingan at walang takot. Matatagpuan ng mga Pilipino ang kanilang kasaysayan sa lumipas sa 10 taon. Dito'y sinagot ko ang sinulat laban sa amin, ang mga paglibak sa aming lahi. Ang layon ni Rizal sa pagsulat ng Noli ay matatagpuan sa paghandog niya sa nobela sa aking inang bayan. Sinulat ni Rizal ang Noli upang ihanap ng lunas ang malubang sakit ng lipunan ng kanyang bayan noong panahong iyon. Ang No Limit ang Hire ay isang nobelang panlipunan na nagpapakita ng mukha ng lipunang nabubuhay na alipin. Ang lahat ay nakagapos, ilan ang nakakaunawa sa kahulugan ng kalayaan.